Ang inakalang pagdukot sa isang babae na nirespondehan pa ng pulis, peke raw pala. Una ng litrato at CCTV ang pagdukot ng mga armadong lalaki kina Mea Amatorio at pamangkin niyang si Adrian Ramos sa Baay, Laguna pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Si Amatorio ay nobya ni Chang Lucero, ang babaeng natagpo ang tandang saksak sa loob ng kanyang kotse sa Calamba, Laguna noong Hunyo. Bangkay na nang natagpuan ang pamangkin ni Mea Amatorio matapos silang dukutin ng mga armadong lalaki kahapon. Patuloy namang hinahanap si Amatorio ang nobya ni Jang Lucero na pinatay sa Laguna noong nakaraang buwan lang. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Natagpuan ang bangkay ni Ramos ilang metro lang layo kung saan nakita noon ang bangkay ni Lucero. Nakapiring ito at nakatali ang kamay. Nakasulat sa karton na iniwan si babo ng bangkay, mamamatay tao, pusher at hoodlum ako, huwag tularan. Dito po madilim na, konti na lang dumadaan sa kayan. Pagkagabi na, bihira ang tao yan, bihira ang dumadaan. Mas malimit kasi ang nakukuha dito, tinatapo na lang, kaysa dito pinapatay. Kung dito ginagawa yung krimen, hindi dito. Nang suriin ang labi, bali ang ilong, may nakapulupot na alambre sa leeg at maraming saksak sa dibdib. Indikasyon na umano na pinahirapan muna bago pinatay. Nakilala ng mga kaanak si Adrian Ramos dahil sa pilay sa kanang paa na nakuha sa isang aksidente. Hindi muna nagbigay ng bagong pahayag ang abogado ng mga Amatorio dahil sa pangamba sa seguridad ni Mea. Pero kahapon, umapila na ang Pangulong Duterte ang kanyang ina. Mr. President, parang awa mo na. Naiipit na ako na pinagbibintangan kay Jan Lucero. Wala siyang kasalanan. Di rin muna nagbigay ng pahayag ang NBI Laguna District Office dahil nasa gitna pa raw sila ng investigasyon. Tiniyak naman ng Laguna Provincial Police Office na patuloy silang nagsisikap para mahanap si Amatorio at matukoy kung sino ang nasa likod ng pagdukot. Talagang ipagpatuloy ang sinasagawang investigasyon at alamin kung ano yung possible na motive sa incident ito at kung sino ang nasa likod o kung anong grupo ang nasa likod ng incident ito. John Consulta.